So guys, thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. To God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayong lahat palagi. Araw-araw na tayo eh malusog pa, na nakakatawag pa tayo ng panalangin, nakakapagsalita pa tayo ng matuwid, nananamnam pa natin ng buhay na pinapahiram sa atin ng ating Panginoon. Amen to that, guys. Maraming salamat po sa inyo na madadaanan ng content ko na to na makakapagtapos mula part 1 hanggang final part. Season 25 po ng What Is Written Truly Happen. Ako po ay isang simpleng tao lang, PWD po ako. Ako po ay isang cancer survivor for 2 times. Bali, bone cancer po at saka po myoma ang cancer na dumapo sa aking katawan, na sa awa at tulong po ng Panginoon ay gumaling ako. Kaya to God be the glory po. Ang mga content ko po sa platform ko ay inaalay ko po talaga sa ating Creator. For whatever reasons, hindi ko din po kayang ipaliwanag sa sarili kong wisdom, sa sarili kong knowledge, kung bakit naghahangad akong gumawa ng ganitong mga content na part by part na saabot ng aking maliit na kaalaman, ng pagkaintindi ko sa mga napanood kong dokumentary, sa pagbabasa ko ng love letter ng ating Panginoon, which is the Holy Scripture. Kahit papaano po, alam ko po, ramdam ko po, meron po akong kaunting nararamdaman sa puso ko, ayoko pong magyabang, ayoko pong ibus kung anong meron ako. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong ibinigay ang ating Panginoon na sapat na wisdom na maaari nating gamitin habang tayo nabubuhay. Para po sa akin, may maliit po akong naitatawid, katiting na katiting pong motivation sa aking kapwa-tao na sinisikap ko pong maipagpatuloy kapag may sapat na oras ako. Minsan po, kahit antok na ako, pinipilit ko pong tapusin ang content ko kasi gusto ko pong mai-upload. Gusto ko pong kahit mangilan-ngilan lang na kapwa-tao ko makapanood ng content ko, na ang pinagbasihan ko po ay yung love letter din po ng ating Creator at mga dokumentaring kahit papaano po, totoo naman po yung itinatawid ng mga taong to. Kasi guys, ano po, parang para pong sa aking pagkaintindi, sa aking pagkaunawa sa salita ng ating Creator, mas maganda pong mag-akay tayo ng mga taong ang pag-akay natin ay tama, hindi yung pag-akay na mali. Kasi kapag ka po inaakay natin yung bulag, tapos bulag din yung umaakay, pareho po tayong matutumba, pareho po tayong mahuhulog sa putik. Dapat po kahit papano, ang motivation na ibibigay natin sa kapwa natin, magbubus pa po, magiging booster para mas mahalin pa niya ang Panginoon, para mas pagkatiwalaan pa niya ang Diyos na nakakakita at nakakadinig ng ginagawa ng bawat isa sa atin. Amen. Yan po ang motivation ko, guys. Kaya thank you so much po sa ating Creator at sa inyong lahat po na nakakapanood, na kahit papano po, ramdam ko pong kahit katiting lang pong life lesson and motivation, itatawid ko po sa inyo yung nadinig ko din. Napakarami na pong naglalabas ng mga dokumentary na about po talaga sa susunod na mangyayari sa mundong ito. Na totoo naman pong nararamdaman na nating lahat. Huwag na po tayong magbulag-bulagan, guys. Maging alerto po tayo. Karamihan po ng mga content ko, kahit templates, kahit joke, kahit papano po, nilalagyan ko po yan ng caption. Paminsan po, pagpasensyahan niyo po kung medyo kuwela yung mga content ko. Pasensya na po kayo. Medyo nag-a-unwind din po ako. Kasi mahirap naman pong, mas maganda pong ang tao ay natatakot talaga. Yan po ay talagang nabasa ko po yan at nadinig ko po yan sa matutuwid na mga ngaral. Pangit po yung para tayo laging matapang. Kasi dapat po, yung tapang natin, igagamitin din natin sa tama. Minsan nga po, sabi nga po ng Panginoon, di po ba, hindi ko pa po yan nagagawa ng content, yung to-do list ko, nakapila po yan, yung epekto po ng beatitudes ng bigatin sa isang lugar na nangyari din po sa Holy Scripture, na ang lakas po ng impact nung nadinig ng mga tao yung beatitudes na binitawan ng ating Creator. Nakapila po yan, gagawin ko po yan, hindi ko pa lang po maumpisahan kasi nga po may mga nauna po akong nakapilang gagawing content, kaya ito po muna yung pinapriority ko. Ano po, ang sabi din po dun sa napanood kong dokumentary, guys, balik po tayo dito sa context ko. Bali ano po to, part 3 ng season 25, What Is Written Truly Happened. Kaya to God be the glory po, kasi po nakakapagpatuloy pa po akong makagawa ng mga ganitong content. Season 25 na po, guys. Thank you so much po kung sino man pong may mga time sa inyo.
daanan nyo po yung profile ko, kalkalin nyo po, hanapin nyo po mula part 1. Nag-umpisa po akong gumawa ng ganitong content March po, March to April until now po. Kahit papaano po eh, alam ko po, ramdam ko po na kahit papaano naman po humihingi po ako ng guidance talaga sa ating creator, na kahit papaano makapagtawid po ako nung tamang nadinig ko. Kasi mas maganda na pong mag-ipon tayo ng mag-ipon ng mga dokumentary na nagpapatunay talaga na nandun na tayo sa gitna ng tribulation. Sa mga una hanggang apat na baitang po, nandun na po tayo. Binabaybay na po natin yung papunta sa climax. Sa dami na po nang nangyayari globally, aware na po dapat talaga tayo. Wag po nating pababayaan ang sarili natin, sampu ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay, na tayo'y walang kaalam-alam sa mga susunod na paparating na mangyayari sa mundong ito. Kasi inihahanda na po ng Panginoon ang humanity sa paparating niyang pagliligtas. Yung pong mga pipiliin talaga ng ating Panginoon, yan po ang una niyang itatago, yan po ang una niyang ililigtas. Patay ka man o buhay, kapag na-chosen ka, iingatan ka ng Panginoon. Tapos ang pagkakaintindi ko po talaga sa love letter ng ating Creator, isasama po niya yung mga napili niya, itatago po muna niya, isasama niya po, iaangat niya po, isasama niya po yan sa paghahari niya ng 1,000 years. May mga designated pong gagawin ng bawat tao, kaya po yan itatago, eh hinahanda po yan ng Panginoon para maging warrior. Yung isa nga pong, kasi ang congregation po ng Panginoon, yung kanya po talagang simbahan, yan po ang unang-una niyang ililigtas. Eh, hindi naman po porke nandun ka sa loob ng church ng Panginoon eh, ligtas na ligtas ka na eh. Kasi yung iba po, gumagawa pa rin po ng palihim na nagpapalubog sa kanyang pagkatao para sa magkasala ng magkasala. Kailangan po, yung motivation po ng buhay natin eh, hilingin po natin ang hilingin sa Panginoon na papunta sa trajectory, na papunta sa wisdom niya, na papunta talaga sa mga pinag-uutos niya. Kasi kapag ka po sumisigwi-sigwi tayo, ipapunta po tayo sa kalikuan. Kailangan po ipadama natin, ipakita natin sa ating Panginoon, mula umpisa ng pagbabago natin hanggang kaduluduluan, tapat po tayo sa Kanya. Although lahat po tayo prone to make mistakes, kasi nandito pa nga po tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. Nandito po yung mga Espiritu na nagliligaw sa ating lahat. Kailangan po, matibay po ang kapit natin. Kaya po lagi kong pinapaulit-ulit na tibayan po natin ang ating faith sa ating Panginoon. Pero faith alone cannot save you. Yan po ay facts, yan po ay totoo. Matutuwid na mga ngaral po at mga nauna pang propeta ang nagpatunay niya. Hindi po pwedeng faith lang. Hindi ka po maililigtas ng faith mo lang. Kaya po sinasabing hindi kailangan ng gawa. Kasi hindi kailangan ng gawa na ginawa mong mag-isa. Ginawa mo yan dahil kasama mo na ang Panginoon. Yun po ang facts. Panoorin niyo po yung mga itinatawid ng isang matuwid na mga ngaral. Yan po ang pagpapaliwanag niya na tumatak po talaga sa puso't isip ko. Kasi ang tao pong gumagawa na ikaw ay iniisip mong tama ang ginawa mo, nag-iisa ka, wala kang kasamang Panginoon, yan po yung nagyayabang, yan po yung nagmamalaki. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kailangan kasama mo siya sa paggawa mo ng kabutihan para hindi ka magyayabang. Kasi ang ipagyayabang mo, yung kabutihan ng Panginoon, na kaya mo nagawa yung gawang yun dahil kasama mo siya. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, magyayabang ka eh. Yan po ang pagkaintindi ko sa pagpapaliwanag ng matuwid na mga ngaral, na talagang kinasihan din po siya ng mga salita ng Panginoon. Kasi nga po, ang salita ng Panginoon ay nagtutuwid sa isang tao. Yan po ay packs po yan. So ito nga pong content ko na to, pasensya na po kayo, mahaba yung intro ko, part 3 na po to. Tungkol po ito dun sa mangyayaring 3 days of darkness, na talagang nandun din po yan sa Holy Scripture. Hindi ko na lang po matandaan, palagi ko po nandun yan sa Peter, tsaka sa Mateo, tsaka sa Revelation. Hindi ko na po tanda kung anong chapter eh. Sundan nyo pa po guys, maraming salamat po talaga. Kung sino man pong magpaplanong magpuso ng mga content ko, tapusin nyo po muna mula unang segundo hanggang sa huling segundo para po mabilang. Anyway, thank you so much po kahit pinanood nyo lang. Maraming salamat po. Magmadali na po tayo guys. Gumawa na po tayo ng gumawa ng motivation na malulugod ang ating Creator, hindi ang ating sarili. Hindi ang kung sino pa man, kundi yung nandun sa itaas. Kaya to God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayo palagi. Patibayin pa po natin ang faith natin. Sundan nyo pa po yung susunod na part. Bibilisan ko po to para mabilis matapos. Amen. God bless us all po at ingat po tayo palagi. To God be the glory po.